ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi, bayan. Simulan natin ang balitaan sa singil sa tubig. Namumurong aprubahan ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS ang hirit na dagdag singil sa tubig ng Maynilad at Manila Water. Wala namang magawa mga consumer kung hindi ihanda ang bulsa sa dagdag na bayarin. Nagpapatrol, Alvin L. Chico. Halos 2,000 pesos na ang bill sa tubig ni Jen kada buwan. Todo tipid na umano ito, kaya problemado ang pamilya kung paano pagkakasyahin ang budget dahil nagtataasan din ang singil sa kuryente at maraming bilihin. Hiling din namin ng mga simpleng mamaya katulad namin, taasan din yung sahod para kahit papaano, baka sabay kami sa pagtaas ng ano nila, di ba, ng pamilihin. Pero mukhang kailangang lalo pang maghigpit ng sinturon ni Jen dahil nagbabadyang tumaas ang singil sa tubig sa January 1, 2023. Mga tatlong taon na ring walang galaw sa singil ng tubig, kaya kailangan na umanong magdagdag presyo ng Maynilad at Manila Water. Yun nga lang, masama ang timing dahil sasabay pa ito sa nagtataas ang presyo ng bilihin at serbisyo. Batay sa tinatawag na rate rebasing, ang hirit ng Manila Water na dagdag singil sa unang taon o January 2023 ay mahigit 8 pesos kada cubic meter. Kung 20 cubic meters halimbawa ang konsumo, mahigit 160 pesos agad ang magiging taas singil. Ang Maynilad naman, inflation lang muna ang ipapatong na dagdag sa January 2023, nakatumbas na mahigit 3 pesos kada cubic meter. Lahat kasi talaga ng pressure tumataas eh. Pati mga cost of electricity, yung mga chemicals ng mga concessionaires to treat water to make it potable, ay tumataas na din. I suppose. So yun po sana. Yeah. Sana po maintindihan ng publiko. Sa susunod na 5 taon, ang pangako ng Manila Water gagastos na mahigit 180 billion pesos para sa iba't ibang proyekto at pagpapaganda ng serbisyo. Ang kapalit, pagtaas ng singil na aabot ng 20 pesos kada cubic meter. Ang Maynilad naman, nasa 163 billion pesos ang gagastusin hanggang 2027. Pero ang kapalit, pagmahal na aabot ng 14 pesos kada cubic meter sa loob ng 5 taon. Any price adjustment po ay spread over 5 years. Tapos naman yung for Maynilad, no tariff adjustment except for inflation until they are able to fix their water service interruptions. Ang siyam na miyembro ng MWSS Board ang magpapasya kung approved o disapproved ang hirit na adjustment. Pero pwede bang ipagpaliban muna ang dagdag singil para mabawasan naman ang kalbaryo ng mga consumers? Pushing it further back might be problematic because the problem is if you keep pushing back this tariff adjustment, Manila Water and Maynilad might also push back their investments in providing the in building their infrastructure required to provide the proper service. Kapag lumabas na ang desisyon, ipapublish ang bagong rate sa kalagitnan ng Disyembre at magiging epektibo sa bagong taon. At kagaya ng karamihan, walang magawa ang mga consumers gaya ni Jen kung hindi dumiskarte para mapagkasya ang budget dahil hindi naman uubrang walang supply ng tubig sa bahay. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Sinimulan na rin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pagdinig sa petisyon ng transport groups na surcharge sa mga pampaserong jeep at bus tuwing rush hour. Umarap sa LTFRB kaninang umaga ang pasang Mazda, Acto, AltoDAP para sa unang pagdinig ng petisyon. Humingi sila ng pisong surcharge sa mga pampasero ng jeep tuwing rush hour. 2 piso naman ang patong sa minimum fare sa mga bus. Hiling nila na ipatupad ito alas 5 hanggang alas 8 ng umaga at sa rush hour din na alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, maliban na lamang tuwing Linggo at national holidays. Anila, mas makonsumo sa krudo sa mga oras na ito dahil mabagal ang usad ng trapiko. Sa February 2 pa ng susunod na taon, tinakda ang susunod na hearing.
Ikaw na una sa hanay ng jeepney sector. Ito first time kaming nag-file nito. Yun yung rush hour lamang sapagkat talagang nakita naman nyo halos hindi umaabante ang sakyan, mapakalakas ng consumption ng diesel. At kahit po tumataas ang presyo ng mga bilihin, gagastos at gagastos pa rin ang maraming Pinoy, lalo na ngayong parating at Pasko at bagong taon. Ito po ay ayon sa ekonomista. Patuloy din ang paglaki ng remittance sa mga OFW na umaabot na po ngayon sa $2.8 billion nitong Setyembre lamang. Magpapatrol, Warren de Guzman. May online cake business si Claire bilang pangsuporta sa kinikita ng kanyang asawa na OFW sa Singapore. Bukod sa pang-araw-araw na gastusin, ginagamit din niya ang padala ng asawa bilang pandagdag kapital sa negosyo at ipon para sa kanilang tatlong anak. Pero mas excited si Claire para sa holiday season. Sweet ha, dapat magdagdag ka kasi magpapasko na ngayon. At saka samahan ng bilihin ngayon, do. Di ba ho? Para masaya naman po namin sasalubungin ng Pasko. Tsaka sa New Year po. Si Corazon naman ay ina ng tatlong OFW. Pero dahil sa iba't ibang gastusin tulad ng pagpapagawa ng bahay at pagpapagamot, nahihirapan silang mag-ipon. Nagagastos din pero gusto ko may maipon sa pagtanda namin. Ipaghanda sa pagtanda namin. Kasi sila may sarili ng pamilya eh. Ayon sa BSP, umabot ang cash remittances mula sa mga OFW sa $2.84 billion nitong Setyembre, malapit na sa record high na $2.99 billion noong Disyembre 2021. Ayon sa isang ekonomista, kahit buwibilis ang inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, sadyang gumagastos ang mga Pilipino ngayon matapos ang ilang taong paghihigpit dahil sa COVID-19 pandemic. So Filipinos, because they've been locked in, they've just so cooped up indoors for the past 2 years, they finally said, we don't care about inflation, at least for now. Sa tingin niya, dahil sa tinatawag na revenge spending, mukhang mauwi ang mga ipon, pati ang mga parating na remittances sa gastos ngayong Pasko at bagong taon. This might last for another quarter or so because this will be the first holiday season without masks or without restrictions. So I'm almost confident that we're going to see another strong fourth quarter GDP number this year. Nagdesisyon pa ang BSP na manatili muna ang cap sa interest na pwedeng ipataw sa credit card. Ibig sabihin, kahit may balak ang BSP na magtaas muli ng interest sa mga pautang ngayong Huwebes, hindi magagalaw ang interest ng credit card. Nakita sa datos ng BSP, tumaas ang bilang ng credit card loans, senyalis na ginagamit ito ng publiko bilang panangga sa mataas na inflation. Payo naman ni registered financial planner at OFW na si Aris Baloran, huwag magpadala sa Christmas rush. Kailangan pa rin maging maingat sa pera. Para naman sa mga kapamilya namin dyan na tatanggap ng remittances, ay kailangan planado na kung saan ninyo ito gagamitin para naman hindi masayang yung pinagpaguran ng mga mahal natin na nasa ibang bansa. Dagdag niya, tingnan ng mabuti ang mga kailangan gastusin at ang mga pwedeng ipagpaliban muna. Warren de Guzman, ABS-CBN News. Matatanggap na ng mga kawanin ng gobyerno ang kanilang year-end bonus at cash gift simula ngayong araw. Pero hiling ng ilang labor groups sana ay makatanggap ang lahat ng government workers. Nagpapatrol, Jackie Pascual. Nag-ATM agad si CJ para tingnan kung dumating na ang inaasam na bonus. 6 na taon na siyang nagtatrabaho sa gobyerno at sakto ang bonus dahil marami siyang bayarin. Due date na insurance ko sa katapusan, so I will use it to pay my insurance, to save a bit, and then siguro pag may natiraman, gamitin ko siya sa wants ko, like to buy the siguro a new phone. Ngayong araw ang simula ng pagbigay sa mga kawani ng gobyerno ng year-end bonus na katumbas ng isang buwang sweldo at cash gift na 5,000 pesos. Makakatanggap po nito ay yung mga regular, yung mga contractual, yung mga casual employees at mga co-terminus. Yung mga contract of service and job order, depende po sa kung ano po yung naka-specify sa kanilang kontrata. Nakalaan na ang mahigit 56 billion pesos budget para sa year-end bonus at higit 8 billion pesos para sa cash gift. Nasa 1.7 million government employees sa national agencies ang inaasahang makatanggap ng bonus.
Pero dapat ay higit 4 na buwan ka nang nagtatrabaho para makatanggap ng year-end bonus at cash gift. Kung wala pang 4 na buwan sa serbisyo, prorated ang cash gift. Hiling naman ang ilang grupo ng mga government employees, mas magandang Christmas gift sana kung isinama na lahat kabilang ang mga job orders at sana ay tax-free rin umano. Tinatayang higit kalahating milyon ang job order contract of service ng mga empleyado sa gobyerno. At sa ilalim ng train law, ang 13th month at Christmas bonuses na hihigit sa 90,000 pesos ay kakaltasan ng buwis. Bakit ang job orders, for example, bakit hindi na lang natin sila bigyan or budgetan na lang din? No? At the end of the day, alam naman natin na sila din ay nakaambag, no, doon sa pagpapatakbo ng ating gobyerno. Ang hiling sana namin, bakit hindi na lang siya i-across the board? No? At saka hindi na siya taxable. Iyan po ang nakakalungkot kasi hindi lahat ng nagtatrabaho sa gobyerno ay mabibigyan nito. Itong matatagal na po na nagtatrabaho sa gobyerno ng mga job orders at mga contracts of service o JOCOS, dapat po sila ay mabigyan na ng regular na trabaho. Para naman sa may makukuhang bonus, payo ng DBM, maging wais sa paghawak ng pera. Huwag po basta-basta mag-add to cart. Yun po lagi nating unahin. Yung mga pangangailangan natin, like yung pambayad natin sa kuryente, pambayad sa tubig, yung tuition. Unahin mo yung tuition ng anak mo bago yung pagpapareband mo o yung pambili ng mga rejuvenating set. Ang mga empleyado sa local government unit ay dapat makatanggap din ng benepisyo base sa polisiya ng mga LGU. Jackie Pascual, ABS-CBN News. Kumpiyansa po ang National Economic and Development Authority o NEDA na bababa ang poverty level o antas ng kahirapan sa Pilipinas sa 9% hanggang 2028 sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, ito ay sa pamamagitan ng pagbuo ng mga karagdagang trabaho at pagpapabuti ng social protection system sa mga Pilipino. Makatutulong rin anya ang mga ito sa pagbangon ng mga Pilipino sa panahon ng kalamidad. Sa datos ng Philippine Statistics Authority noong 2021, umangat sa 19.1% o halos 20 milyong Pilipino ang poverty incidence rate sa bansa. Mas mataas ito kumpara sa 16.7% noong 2018. Tutol ang isang samahan ng mga mangingisda sa pag-aangkat ng mga galunggong at iba pang isda ngayong matatapos na ang taon. Pero nandindigan po ang Department of Agriculture at DFAR na kailangang mag-import para matiyak na may mga supply ng isda sa mababang presyo. Nagpapatrol, Jervis Manahan. Halos imported ang lahat ng galunggong sa Malabon Public Market. Kwento ng mga nagtitinda, kalahati kasi ang presyo nito kumpara sa local na galunggong. Kaya ito ang mabenta. Nasa 120 pesos ang kilo ng imported, habang ang local pumapalo sa 240 pesos kada kilo. Di na namin kaya ibenta yung mga sariwa talaga. Di na rin kaya bili ng tao Mas maganda kung magkakaroon ng mga sariwa. Pag dumagsay, mas magiging mura yung isda. At dahil nagsimula na ang closed fishing season, nakatakda na namang mag-angkat ang bansa ng 25,000 metric tons ng iba't ibang isda, kabilang na ang galunggong, matangbaka, hasa-hasa at tulingan. Tutol naman dito ang samahan ng mga mangingisda na pamalakaya dahil pinapatay-an nila nito ang kanilang kabuhayan. Kapag bumabaha yung importasyon sa ating bansa, hindi kayang makasabay ng lokal na isda dahil mas mababa yung presyo ng imported. Kaya ang nangyayari sa mga mangisda, napipilitan nilang ibigay ng mas mura kahit palugi kaysa mawala ng sa yung kanilang huling isda. Nananawagan din ang pamalakaya na itigil na ang pagdedeklara ng closed fishing season. Sa panahong ito kasi, pinagbabawalan ang mga mangingisda na manghuli para hayaang makapagparami ang mga isda. Mas dapat anilang pagtuunan ng pansin ang pag-iimbak ng isda sa mga storage facilities para may sapat pa ding supply ang bansa sa mga buwang ito. Ang dami naman nating mga pwedeng alternatibong isda na pwedeng ipalit. Pakinabangan, ano mo, sa freshwater, may mga bangus dyan, tsaka tilapia. Pag naman tayo ay hindi nakakain ng galunggong, hindi naman siguro tayo mamamatay. Nanindigan naman ang Department of Agriculture at BIFAR na nakabase sa datos ang pangangailangan na mag-import ng isda, lalo na ng galunggong. Marami naman nagtumututol pero hindi naman
rational. Talagang mawawala ng isda sa ngayong last week of November and December dahil spawning season yun eh. So mawawalan tayo ng isda, ibig mo sabihin, titigil tayo ng pagkain dahil hindi tayo nag-import. Kung tutuusin, kalahati lamang ng supply gap o yung kulang na isda ang aangkatin. Habang ang kalahati ay kukunin sa local producers sa pamamagitan ng aquaculture. Wala din anilang dapat ipag-alala ang mga mangingisda dahil hindi naman sasapaw ang pag-aangkat bago ulit sila payagan na manghuli. Ang ayaw natin mangyari ay magkaroon ng kompetisyon between the imported fish products pati dito sa ating locally produced na mga isda. So ayaw natin magkaroon ng kompetisyon, maapektuhan itong ating mga local fisher folk. Ayon sa BIFAR, ang pag-aangkat ng mga isda tulad ng galunggong ay isang paraan din para makatiyak na hindi masyadong tataas ang presyo nito. Kapag hindi kasi nag-aangkat, kokonti ang supply at mas magmamahal ang presyo nito sa mga palengke. Tiniyak naman ng BIFAR na walang kakulangan sa ibang klase ng isda, gaya ng bangus, tilapia at iba pang pagkaing dagat. Jervis Manahan, ABS-CBN News. 5 ang patay sa sunog na sumiklab sa Navotas nitong Lunes. Ginamit na ng lokal na pamahalaan ang kanilang COVID-19 facility para gawing evacuation center ng mga nasunugan. Nagpapatrol, Nico Bagsik. Nabalot ng lumalagablab na apoy at makapal na usok ang bahagi ng barangay Bagong Bayan North sa Navotas City Lunes ng hapon. Tumagal ito ng halos 5 oras. Ayon sa fire volunteers, mabilis kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay at makikipot ang mga eskinita. Nagsimula umano ang apoy sa pumutok na koneksyon ng kuryente sa isang bahay. Kumalat pa ang sunog sa katabing barangay na Botas West. Si Aurora Andres, walang naisalbang gamit sa sunog. Wala akong nailigtas kahit isang damit. Lahat sunog, ay wala naman akong kasama sa bahay, kundi ako lang mag-isa. Ang hirap talaga, sir. Hindi ko na alam. Sana ako titira, wala akong pamilya dito, wala akong kamag-anak. 5 ang namatay sa sunog. Kabilang ang 40 anyos na ginang at ang 2 taong gulang niyang anak na lalaki. Sa tala ng City Social Welfare, mahigit 280 pamilya ang nasunugan sa Navotas. Ipinagamit na muna ng lungsod bilang evacuation center ang kanilang COVID-19 facility. Naka-backup na evacuation site is the Bagong Bayan Elementary School, no? Pero ayaw din ng local government yon dahil nga ayaw din naming ma-disrupt, no, yung klase ng mga bata. Nananawagan naman ng tulong ang mga nasunugan. Siyempre yung kahit paano pang ano sa bahay, balik ulit namin yung bahay namin. Yun lang po yung mayano ko, tapos saka yung konting tulong sa pang-araw-araw. Ano po yung pang-araw-araw ko? Siyempre yung pagkain, saka yung ano, panggastos, lang kahit damit, wala. Yung kain po, tsaka pera. Matulungan po kami, buong man lang yung bahay namin. Nakapagbigay na ang lokal na pamahalaan ng Navotas ng paunang ayuda tulad ng mga pagkain, relief goods at hygiene kits sa mga nasunugan. Nico Bagsik, ABS-CBN News. Nasunog din ang bahagi ng public market ng Santa Rosa City sa Laguna kaninang madaling araw. Sa paunang investigasyon, may narinig na pagsabog mula sa likod ng palengke bago nagsimula ang sunog. Mabilis na kumalat ang apoy dahil sa mga combustible materials gaya ng mga plastic. Tumagal ng 2 oras bago naapula ang apoy. Tinatayang 30 tindahan ang natupok. Tiniyak ni Mayor Arlene Arcillas na bibigyan ng tulong ang mga nasunugan. Patay naman ang 70-taong gulang na babae matapos matrap sa nasunog niyang bahay sa Ermita, Maynila kaninang umaga. Kinilala ang biktima na si Imelda Memoria. Ayon sa opisyal ng barangay, walang kasamang kaanak sa bahay ang biktima.
Base sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, isang naiwang nakasinding kandila ang pinagmulan ng apoy. Nadamay rin sa sunog ang katabing bahay. Tumagal ng isang oras ang sunog bago tuluyang naapula. Gretchen, anong trending naman sa social media? Zen, patok ngayon sa netizens ang tricycle na mukhang jeep na likha ng isang welding shop sa Kabuyao, Laguna. Ibinida ni Bayan Patroller Eric Mahinay ang tinawag nilang Jeepsicle. Dahil sa 2-in-1 na itsura nito na isang malaking tricycle pero pormang pampasaherong jeep. Hindi lang tatlo kundi 7 tao ang kayang isakay nito. Taong 2019 ang maisipan ni Eric na gumawa ng Jeepsicle. Dahil para sa kanya, Pinoy pride ang mga jeep at unti-unti na ring nababawasan ang traditional na jeep sa kalsada. Pang-personal na gamit lang sana nina Eric ang ginawa niyang Jeepsicle. Pero maraming nainganyo at nagpagawa na rin sa kanila ng Jeepsicle. At ngayon, halos 2,000 Jeepsicle na ang nagagawa ng grupo ni Eric. Deemed, served o naisilbi na ang subpoena ng Department of Justice para kay Bucor Chief Gerald Bantag para humarap ito sa investigasyon sa Percy Lapid case. Ito ay kahit wala sa kanyang tahanan si Bantag. Nagpapatrol, Adrian Ayalin. Dito sa Barangay 20, Caloocan City, ang huling address ng suspendidong Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag. Dito rin nagpunta ang mga taga-Department of Justice para silbihan ng sabina si Bantag para humarap sa preliminary investigation sa kasong pagpatay sa mamamahayag na si Percy Lapid. Sa taas! Nauna ng tinukoy ng DOJ, National Bureau of Investigation at ng Philippine National Police si Bantag na nasa likod ng pagpatay kay Lapid matapos umano ang expose nito kay Bantag sa kanyang online program. Kasama rin sa kasong kinakaharap ni Bantag ang pagpatay sa sinasabing middleman sa krimen, si Jun Villamor. Ayon sa kapitan ng Barangay 20, hindi na nakatira sa kanilang bahay sa Caloocan si Bantag. Matagal na siya rito. Matagal na siguro, more or less, mga nasa 15 years. Kasama ni asawa niya dyan tsaka anak. Ang alam ko dyan sila. At sabi pa ni Kapitan, walang nangyaring pagsisilbi ng sabina. Okay, uuwi rin talaga ng ano yun, ng taga DOJ. Basta pinaalam lang niya rito na walang tao dun sa bahay, nga kumakatok siya, tapos walang nagbubukas. Pero para sa DOJ, deemed served o naisilbi na ang sabina sa huling address ni Bantag sa Caloocan batay sa impormasyong ibinigay ng NBI at PNP. Nasa sabina rin ng DOJ si Bucor Directorate for Security Operations Superintendent Ricardo Zulueta at ilang persons deprived of liberty. Sa sinasabing bahay ni Zulueta sa Pandi, Bulacan, may sabina na makikitang iniwan sa gate. Nakalagay sa sabina kina Bantag at Zulueta na pinaharap sila sa DOJ sa November 23 alas 9 ng umaga at December 5 alauna ng hapon. May warning din na kapag hindi nakasunod sa sabina ay maituturing na binalewala na nina Bantag ang kanilang pagkakataong depensahan ang kanilang sarili sa preliminary investigation at dedesisyonan na ang kaso. Ayon sa abogado ni Bantag, hindi pa nila natatanggap ang sabina at nasa Baguio ang kanyang kliyente. Pero hindi umano nagtatago si Bantag at handang sumagot sa mga alegasyon laban sa kanya. We will assess every piece of evidence filed by the prosecution or the investigators, the police and the NBI, the extrajudicial confession of the gunman, the affidavits of the PDL, the death certificates, and everything attached so that we could at least give an accurate pronouncement whether or not we will file the counter affidavit or not necessarily. Ayon sa DOJ, tungkol sa impormasyong nasa Baguio si Bantag, dapat ipaalam ng NBI at PNP sa mga prosecutor ang bagong address ni Bantag bago makapag-issue ng bagong subpoena. Adrian Ayalin, ABS-CBN News. Mass disaster. Ganito inihalin tulad ng isang forensic pathologist ang mga naipong bangkay ng mga preso sa isang punerarya sa Muntinlupa City. Bagamat may ilang pamilya na kinuha na ang mga labi ng mga nasawing mahal sa buhay. May ilan namang kapos sa pera kaya hindi ito maiuwi. Nagpapatrol, Bianca Dama. Bumiyahe pa mula Bantay, Ilocos Sur ang pamilya ni Sally, hindi tunay na pangalan. Maaga silang nagtungo sa punerarya sa Muntinlupa kung saan dinala ang bangkay ng kanilang padre de pamilya.
Hunyo nitong taon, nang ilipat sa New Bilibid Prison ang kanilang kamag-anak at nito lang Sabado, namatay ito sa sakit na pneumonia. Kwento ni Sally, nalaman lang nila ang pagpanaw ng ama mula sa kapwa nito preso. Hindi pa namin siya nabibisita po. Kahit gusto pa namin, ma'am, kasi wala namang kaming pera. Bibisitahin sana po namin ngayong December, kaso po, yun na yung nabalitaan namin na wala na yung papa namin, ma'am. Si alias Karen, nitong linggo lang natanggap ang sulat mula sa Bureau of Corrections, bagamat noong Oktubre 17 pa namatay ang bunsong kapatid. Sepsis umano ang dahilan ng pagkamatay matapos isailalim sa autopsy ang kanyang bangkay. Hindi ako makapaniwala kung totoo man sinasabi ni sir na sa sakit namatay. Sige, pero sa ramdam ko, hindi eh. Kaya lang ipaglalaban ko pa ba? Kasama ang kapatid ni Karen sa unang iniulat na 176 na bangkay ng mga preso mula NBP na hindi pa nakukuha ng mga kamag-anak sa Eastern Funeral Services. Pero kahit na nakita, hindi pa rin niya may uuwi ang bangkay nito dahil wala umano silang panggastos. Nayakap ko pa yung kapatid ko. Eh yung sabi ko, patawarin mo kami, hindi ka namin mapaglalamayan, hindi kita may uuwi. Alam mo naman yung buhay natin. Nitong Sabado, binisita ng forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun ang punerarya kung saan naroon ang bangkay ng mga presong namatay sa NBP. Para kay Fortun, malinaw dito na may mga problemang dapat ayusin sa sistema. You can liken this to a mass disaster, except that, well, at least they're contained in one place. And there's a certain similarity in terms of the condition. How come you have so many dead inmates in the first place? How was health care for them? Why are they dying? That's not supposed to be normal. Sa kanyang initial na inspeksyon, 120 sa mga bangkay ang mummified na, habang 50 ang pwede pang ma-examine. Ngayong linggo ay naasahang sisimula ng autopsy sa mga ipaprioritize na bangkay. Sabi ng manager ng Eastern Funeral Services, may 160 pang mga bangkay na mga preso ang nasa kanilang pangangalaga. Nabawas na rito ang 10 ipinalibing ng Bucor at ang mga na-claim na ng mga pamilya nitong Sabado. Nauna lang sinabi ni Bucor Officer in Charge Gregorio Katapang Jr. na iniimbestigahan nila kung bakit naipon ang mga bangkay sa punerarya. Bianca Dava, ABS-CBN News. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel? Zen, magpapatuloy pa bukas ang mainit na panahon sa Luzon pero magiging maulan naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At bukas po, isang low pressure area ang posibleng mabuo sa Intertropical Convergence Zone, Timog Silangan ng Mindanao. Pagsapit naman ng Webes, uurong na itong amihan at mawawala ang shear line, kaya easterlies po ang iiral sa halos buong bansa. Sa Webes na rin nakatawid na itong LPA dyan sa may southern Sulusi at sa Biyernes sa may southern part na ng Palawan ito. Posibleng sa gitna po ng West Philippine Sea sa weekend maging bagyo ang LPA habang palayo pa sa bansa. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, umaga pa lang maulan na sa Caraga at Davao Region. Pagsapit ng tanghali, may malalakas na ulan sa Davao de Oro at Davao Oriental. At sa hapon, meron na rin malalakas na ulan sa Surigao del Sur at Agusan del Sur. Meron na rin mga pag-ulan sa hapon sa may Soxargen, Maguindanao at Lanao provinces. At may ulan pa sa gabi sa Caraga, Soxargen at Davao Region, lalo po sa Davao Oriental. Sa Visayas, maulan na sa umaga dito po sa Samar Island at sa hilagang bahagi ng Cebu, Negros at Panay. Pagsapit po ng tanghali, buong Visayas na makaranas ng mga pag-ulan at maulan pa po sa Negros, Guimaras at Panay pagsapit ng hapon pero mawawala na ito pagsapit ng gabi. Sa Palawan, may malakas na ulan sa umaga dito po sa bahagi ng Puerto Princesa at bago magtanghali hanggang hapon, posible ang ulan sa halos buong probinsya pero mawawala rin pagsapit
sapit ng gabi. Maaraw naman at mainit sa malaking bahagi ng Luzon buong araw bukas. Pero magsisimula ng umulan dito po sa Sorsogon at Masbate sa umaga at lalakas pa yan sa tanghali. Pagsapit ng hapon, meron na rin pag-ulan sa ibang bahagi ng Bicol Region na magpapatuloy hanggang gabi at meron rin mga ulan dito sa may Southern Quezon, Oriental Mindoro at Romblon. At dito po sa Metro Manila, buong araw pa rin mababa ang tsansa ng ulan at maghapon pong maaraw at mainit ang panahon. Yan ang update sa Lagay ng Panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya! Ngayong araw, tinatayang papalo sa 8 bilyon ang populasyon ng mundo. At kanina, isinilang sa Jose Fabella Memorial Hospital ang isang sanggol na siyang 8th billionth symbolic baby ng Pilipinas. Nagpapatrol, Jose Carretero. Alauna 29, nagsilang ng malusog na babaeng sanggol si Maria Margarita Mabansag sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital. Pinangalanan niyang Venice ang ika-apat niyang anak. Si Baby Venice din ang symbolic baby ng Pilipinas para sa 8 billionth baby of the world. Masaya po. Sobra kasi hindi ko po inaasahan. Kasi lilipat lang ako. Dapat sagat ako mga anak, hindi na ako tinanggap. Blessing. Sa tala ng Population Commission, nasa 110.5 million na ang populasyon ng bansa sa kalagitnaan ng 2022. Sa pagsilang ni Baby Venice, umaasa ang komisyon na mas mapaganda ang mga programa para sa mga bagong silang ng mga sanggol. Looking at it na ano to, parang another mouth to feed, but we are hoping and praying that this baby, this symbolic baby, will be a symbol for development in the future. So we are looking at particularly the local government units for the possible interventions that they have to give for these babies and the coming other babies for that matter. Siguro in terms of health, education maybe, then siguro housing. Mahalaga na matugunan ang pangangailangan ng sanggol simula sa sinapupunan o ang tinatawag na unang 1,000 araw ayon sa National Nutrition Council. So ano na yung mga interventions na to? Interventions along health, nutrition, early learning, education, and psychosocial stimulation. Malaking bagay sa pamunuan ng Dr. Jose Fabella Memorial Hospital ang pagtugon sa pangangailangan ng sanggol dahil sa universal health care. Before, no, yun no naman, ang ano sa Pabele is a baby factory. But now, because yung advent na ating ginagawa ng government natin na universal health care, so yung mga normal deliveries na normal talaga is doon na lang sa mga baba na ginagawa, meaning to say doon sa mga local government. It's a big help na rin para mabawasan na rin yung load, para matutukan natin yung mga patients na nadi-deliver na which are high risk. Sa ngayon, nasa 30 hanggang 40 deliveries kada araw ang naitatala sa Fabella Hospital, mas konti kumpara dati na umaabot ng 100 hanggang 150. Base naman sa National Demographic and Health Survey, bumaba ang fertility rate ng mga babaeng nasa reproductive age o edad 15 hanggang 49. Bumaba rin ayon sa PAPCOM ang kaso ng teenage pregnancy sa panahon ng pandemya. Jose Carretero, ABS-CBN News. Nananatili pa rin problema ang dinormal na paglaki, pangangayayat at pagiging overweight ng ilang kabataan sa bansa ayon sa pinakahuling pag-aaral ng Department of Science and Technology. Nagpapatrol, Jasmine Romero. Kabilang ang pamilya ni Hermalyn sa naapektuhan ng pandemya at nawalan ng kita sa loob ng ilang taon, madalas ayuda ng barangay ang kanilang inaasahan. Pero kahit ngayong nakakapamasada na ang asawa niya, kapos pa rin ang kita nito. Dalawang beses lang po talaga kumakain. Kasi nga po sa umaga, sa almusal, kapit tinapay sa mga bata, gatas lang yun po talaga, tsaka ano, tinapay para po, ano, makakaraos, balagyan lang po ng, ano yung, ano nila, singmura. Aminado siya, hindi sapat ang nutrisyong nakukuha ng mga bata. Base sa inalabas na 2021 Expanded National Nutrition Survey o ENNS ng DOST, lumalabas na 3 sa 10 households ang nakakaranas ng moderate food insecurity o ang estado kung saan hindi sapat ang kinakain at nutrisyon ng tao
dahil sa kawalan ng pagkain. 2% naman ang nakakaranas ng severe food insecurity. There were more moderate to severe food insecure in households headed by meals. Significantly more food insecure households among those with more than 5 members. Dahil sa kakulangan sa pagkain, posibleng mangyayat o maging bansot ang mga bata. Ayon sa pag-aaral, isa sa 4 na batang edad 5 taon pababa ay bansot. Ilang porsyento rin ng mga bata may edad 5 hanggang 10 taon ang nananatiling payat, habang may mga sanggol at bata rin ang overweight o obese. At kapag pumasok na sa adolescent stage, isa sa 10 sa mga bata ay nagiging overweight o obese. Regardless of sex, adolescents are at risk to overweight and obesity. Adolescents in urban areas and belonging to richest quintile have the highest prevalence of overweight and obesity. Ayon sa World Health Organization, ang pagiging bansot, payat at kapos sa vitamins at minerals ay magre-resulta sa pagiging sakitin ng mga bata, habang ang mga overweight naman maaaring tamaan ng sakit sa puso at ibang mga sakit. Isinagawa ang pag-aaral mula July 2021 hanggang 2022 sa 37 probinsya at syudad sa Pilipinas sa higit 141,000 respondents. Sa kabila nito, maraming pwedeng gawin para matugunan ang epekto ng malnutrisyon. We can expand and collaborate with other national government agencies. Reinforcement of exclusive breastfeeding, focus indigenous food products and food crops resistant to climate change, and promote local farming, including promotion of urban agriculture. Umaasa ang DOST na gagamitin ng pamahalaan at mga grupo ang pag-aaral para matugunan ang problema ng nutrisyon sa bansa. Jasmine Romero, ABS-CBN News. Nagpositibo sa COVID-19 si Cambodian Prime Minister Hun Sen. Kinumpirma ng opisyal na nagpositibo siya sa virus ilang araw matapos garapin ang 40th at 41st ASEAN Summit nitong nakaraang linggo. Ayon po sa Malacanang, sumailalim na rin sa test si Pangulong Bongbong Marcos. Wala pa lamang nilalabas na resulta ang palasyo. Inatasan na rin ang Pangulo ang mga miyembro ng delegasyon sa Cambodia na magpatest. Na katakdang lumipad ang Pangulo sa Bangkok bukas, November 16, para dumalo sa Asia-Pacific Economic Cooperation Leaders Summit. Malapit nang mapanood ang Disney film na Disenchanted, ang sequel ng musical fantasy comedy film na Enchanted. May reaksyon ng bidang si Idina Menzel sa nagsasabing iconic ang kanyang boses sa pelikula at sa teatro. Samantala, may bagong milestone ng drag queen na si Marina Summers kahit bigong manalo sa Drag Race Philippines. Nagpapatrol, MJ Felipe. Hindi man pinalad maging kauna-unahang winner ng Drag Race Philippines, umaarangkada naman ngayon ang karera ng drag queen na si Marina Summers. Siya ang kauna-unahang drag queen na nag-release ng single sa Tarsier Records na may titulong Divine. Bukod pa rito, may pinaplanong solo concert at tour si Marina. What we have now here sa Tarsier and ABS-CBN, I want to cultivate that and like really strengthen the presence of drag in the mainstream media and in the music industry. Malakas din ang usap-usapang maaaring maimbitahan siya sa international edition ng RuPaul's Drag Race. In the future, I mean, I'm just like the concert, just like the tour, just like more music. I am very game to do anything. I'm not closing my doors. I wish for a fairy tale life. Samantala, nagbabalik pelikula si Idina Menzel sa Disenchanted, ang sequel sa 2007 Disney blockbuster hit na Enchanted. Fast forward to 2022, nagbabalik ang kanyang papel na si Queen Nancy para sa isang bagong fairy tale adventure. Giselle is under a curse. We have to stop this or everything happened will die. Kwento ni Menzel, natuwa siyang makita muli ang co-stars sa kanilang shooting sa Ireland at bigyang buhay muli ang kanyang papel matapos ang 15 taon.
Because we're all doing what we love to do, it's our own fairy tale within a fairy tale. Here I am playing a queen in a Disney film, which was a dream for me as a little girl. Tumatak na sa Pinoy fans ang boses ni Menzel, mapapelikula man o entablado. Isa sa pinakasikat ay ang pagbibigay buhay niya sa papel ni Elsa sa Frozen. Let it go, let it go. Ano ang reaksyon niya kapag tinatawag siyang legend at icon? Oh, that's very humbling. I like force. Legend and icon are kind of hard to live up to, but I'll take force. Force, fierce, diva I'll even take. Legend is like, that's a hard one, but I tell your friend thank you. And it will help me on a bad day. I will tell myself that I am a legend and an icon. We bring love from Andalusia. MJ Felipe, ABS-CBN News. Umarap sa Universal Periodic Review ng United Nations Human Rights Council sa Geneva si Justice Secretary Boying Remulla. Doon giniit ni Remulla mga pagbabagong ginagawa at gagawin ng Marcos Administration para sa karapatang pantao. Para po naman sa ilang miyembro ng international community, may mga dapat pang gawin ng Pilipinas para protektahan ang human rights. Magpapatrol, Mike Navalio. Transformational reforms sa justice at law enforcement sector ang pangako ni Justice Secretary Boying Remulla sa kanyang pagharap sa Universal Periodic Review sa Geneva. Bahagian niya ito ng panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na gagamit lamang ng dahas ang pulis kung kinakailangan at dapat managot sila kung may kailangang panagutan. Binago na rin anya ng Pangulo ang paraan ng pagresolba sa problema ng ilegal na droga sa pamamagitan ng pagtutok sa kahirapan, rehabilitasyon at tulong sa mga biktima at pamilya. The Department of Justice has enacted concrete measures to change the culture of our judicial and law enforcement processes, to inject human rights into every step of the way, to protect human dignity of all, especially the most vulnerable and marginalized, and uphold our constitutional values as a deeply caring and compassionate society. Kabilang sa mga ibinida ni Remulla, ang mabilis na pag-imbestiga sa pagpaslang ng mamamahayag na si Percy Lapid, ang pagpapalaya sa may 700 persons deprived of liberty o inmates para lumuwag ang mga kulungan, ang pagrepaso sa mga kaso na may kinalaman sa drug war, ang pagsampa ng mga kaso ng extrajudicial killings ng mga aktivista at pag-imbestiga sa higit 17,000 mga pulis na sangkot sa anomalya. Paimbestiga na rin ang may 176 na mga bangkay ng mga Bucor inmates na narecover sa isang punerarya sa Muntinlupa. We will dispel the mistaken notion that there is a culture of impunity in our country. We will not tolerate the denial of justice nor any violation of human rights. Para naman sa ilang grupong Pinoy na dumalo sa Geneva para sa UPR, EJ case of the drug war, they said 17,000 policemen were investigated. Only 27 cases were filed in court. That is a drop in the bucket. That is not enough. That would hardly make any dent in impunity. At least 30 states, Mike, have reiterated their call, no, to stop the killings and to investigate, to conduct independent investigations on the extrajudicial killings and other human rights violations. At least 30 states also called on the government to address the attacks against human rights defenders, members of the media, journalists, judges and lawyers, environmental and indigenous human rights defenders. Ang Universal Periodic Review ay isang mekanismo kung saan ang mga bansang miyembro ng United Nations Human Rights Council ay malayang makakapagkomento sa sitwasyon ng karapatang pantao sa isang bansa. Kabilang sa mga nanawagan na imbestigahan ng mga drug war killings sa Pilipinas, ang Australia, Canada, France at Germany. Walong bansa naman ang nanawagang bumalik na sa International Criminal Court ang bansa. Nangako si Remulla na pakikinggan ang mga rekomendasyon. We are not closing our door to reviewing our position as a country vis-a-vis the Rome Statute. Of course, this will be done in consultation with all sectors of our society. Sa nakalipas na UPR noong 2017, 103 lang sa 257 recommendations ang tinanggap ng Pilipinas. 55 ang hindi sinuportahan, habang noted lang ang 154 na iba pa. Mike Navalio, ABS-CBN News.
Inatawan ng 6 na buwang preventive suspension ng Office of the Ombudsman ang Administrator ng National Irrigation Administration na si Benny Antiporda. Ito ay matapos ang mga reklamong isinampa sa Ombudsman ng mga empleyado ng NIA kasama na ang grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of service, at oppression. Ayon sa dokumento mula sa Ombudsman, pinagbawalan umano ni Antiporda na bumiyahe ang ilang opisyal, nagsagawa ng reassignment ng walang basihan, binantaan na hindi ire-renew ang appointment at ipinahiya ang ibang empleyado. Inaakusahan din si Antiporda na pinagawang full-fledged ang kanyang appointment bilang acting NIA administrator sa pamamagitan ng pagsasabi sa NIA board na ihalal siyang CEO. Ayon po sa Ombudsman, nakita nila na mataas ang guilt ni Antiporda at posible siyang matanggal sa serbisyo. Handa naman umanong harapin ni Antiporda ang reklamo laban sa kanya. If this is the price I have to pay in my fight against corruption, then so be it. Tanggap natin yan, and at the same time, these are petty allegations, no? Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Romeo Lumagi Jr. bilang bagong commissioner ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Si Lumagi, na isang tax lawyer at nagsilbi na rin bilang deputy commissioner ng BIR, ang humalili sa pwesto ni Lilia Catriz Guillermo. Dati na rin siyang namuno ng ilang task force para sa pagpapalakas ng koleksyon ng gobyerno, kabilang ang assets recovery and direct selling, multi-level marketing, and investment scams. Inaabangan na ang mga pasabog na pelikula ng 2 international Pinoy stars sa Quezon City International Film Festival. Labis naman ang tuwa ni Pia Magalona na itatampok ang yumaon niyang asawang si Francis Magalona sa Eraserheads Reunion Concert. Nagpapatrol, Mario Dumawal. This is the 5th Eraserhead. Yeah. Masayang sandali para kay Pia Magalona na makita muli ang album memorabilia ng yumaong asawang si Francis Magalona sa production meeting nila ng producers ng Eraserheads Reunion Concert sa December 22. Sa pamamagitan ng special effects, kakanta at sasayaw ang King of Rap kasamang Eraserheads sa SMDC Festival Grounds sa Paranaque. Madamdamin din ang pasasalamat ni Pia sa kolaborasyon ng kanyang pamilya para sa concert. Lalo't hindi umano naging maganda ang karanasan niya sa ibang producer. Gigest si Francis dun sa reunion ng Eraserheads, but sa kasamaang palad, literally, he died the day before the show. That's why kumanta sila ng Kaleidoscope World. Ang alam ko, I heard about it na lang later on na when they actually had the performance. Mahirap para sa kanila na mag-perform at that time dahil nawala yung kaibigan nila. I look forward to watching Francis, to seeing Francis perform again. I'm honored, of course. I'm honored on behalf of Francis and on behalf of the family also. I'm very honored na na-invite kami. Paraan din anya ito para muling patingkarin ang musika at makabayang advokasya ni Francis M. Gusto lang talaga ni Francis is magkaroon ng birthright ang mga Filipino, magkaroon ng mga human rights also ang Filipino, and malaman nila kung ano yung mga kakayahan nila and maging proud sila in the right way. Sa ngayon, abala muna si Pia sa pagiging hurado sa magpasikat special ng 13th anniversary ng It's Showtime. Itatampok naman muli ang klasikong pelikula ni Mike De Leon at Charo Santos na Itim sa 10th Q Cinema Film Festival sa November 17 hanggang 26. Nagwagi dito si Charo bilang 1978 Asia's Best Actress dahil sa pagganap niya bilang babaeng sinapian ng yumaon niyang kapatid. I respect his artistry, very disciplined, and then he's a mentor. Mentor talaga siya. Everything that I learned about filmmaking, I learned from Mike De Leon. Tampok din sa Q Cinema ang pinag-uusapang international movies ng 2 Pinay na aktres. Bida si Chai Funesher bilang Pinay na albularyo sa Nocebo, katambal ang James Bond girl na si Eva Green. Special live guest naman sa opening night ng Film Fest si Dolly De Leon, na bida sa internationally acclaimed movie na Triangle of Sadness. Maugong din sa Hollywood na malaki ang chance ni Dolly na manumina bilang Best Supporting Actress sa 2023 Oscar Awards. This is really bad. Mario Dumawal, ABS-CBN News. Halos 3 taon mula nang unang kumalat ang COVID-19 sa bansa, sinabi ng isang eksperto na posibleng nagiging endemic na ang sakit.
Nakatakda na ring magrekomenda ang DOH ng pag-alis ng restrictions sa kasalukuyang ginagamit na alert level system. Nagpapatrol, Rafael Bosano. Ang mababa at katanggap-tanggap na bilang ng mga nagkakasakit, nauospital at namamatay bunsod ng COVID ay ilan lang sa mga binabantayan para matukoy kung endemic na nga ang sakit na bumagos sa mundo. 3 taon mula ng unang kumalatang virus, tingin ng isang doktor, dumarating na ang puntong endemic na nga ang COVID. Mukhang nagiging endemic na siya in the sense na magsi-circulate na yan parang sipon, hindi na siya talaga mawawala ng todo. Sangayon naman dito si Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere. Pero giit niya, mas mainam pa rin maging maingat lalo't nakikitang mas mababa ang immunity ng tao laban sa mga bagong sub-variant ng Omicron. Mababa ang booster ng population ngayon kaya nakikita natin na maari pang tumaas uli kung sakali ang mga sakit dito sa ating bansa. Yun pong mga sub-variants na pumasok dito sa ating bansa evades immunity. We can say that yes, endemicity will come, you know, soon. Pero sa ngayon, it's quite uncertain. Sa ngayon, halos 74 million na Pinoy na ang itinuturing fully vaccinated contra COVID. Yun nga lang, 20.8 million pa lang ang nakakatanggap ng unang booster, bagay na kailangan pang mapataas ayon mismo sa DOH. Base sa kanilang datos nito mga nakaraang araw, nagpakita ng bahagyang pagtaas ng trend ang lahat ng island groups sa bansa. Pero sabi ni Vergere, mas katanggap-tanggap na ang mga bilang na ito sa publiko, lalo't marami ng paraan para makaiwas sa pagkakaroon ng sakit. Dahil dito, nakatakda ng irekomenda ng DOH sa IATF ang pag-decouple o paghihiwalay ng kasalukuyang ginagamit na alert level system at kaakibat nitong restrictions. Kung dati, kapag ang isang lugar ay nasa ilalim ng alert level 2, kailangan na magsara ng ilang establisimiento gaya ng mga kasino at sabungan, habang limitado rin ang capacity sa indoor at outdoor venues. Pero posibleng mawala na ito. We'd like to decouple these restrictions from this alert level system kung saan ang alert level system gagamitin na lang ito ng ating bansa parang pag-asa storm signals na lang siya. Nasasabihin na sa'yo, signal number 4 tayo ngayon. Alam na ng bawat pamilya at komunidad kung ano ang dapat nilang gawin. Hindi na kailangan na nakatali pa yung restrictions dun sa alert level system. Ngayong marami ng eksperto ang nagsasabing nalalapit na ang endemicity o pagiging pangkaraniwang sakit ng COVID, mas lalo pa dapat pag-ibayuhin ng lahat ang pag-iingat para magtuloy-tuloy ang pagbangon mula sa pandemya. Rafael Bosano, ABS-CBN News. Kapamilya, Pasko feels na sa Maynila at sabay-sabay pong pinailawan ang mga sikat na landmark na hudyat ng opisyal na pagsisimula ng Christmas season sa lungsod. Live mula sa Kartilya ng Katipunan sa Maynila, nagpapatrol Jeffrey Hernaez. Jeffrey, ano-anong landmark sa Maynila ang pinailawan ngayong gabi? Ate B, bukod sa Kartilya ng Katipunan, dito sa May City Hall, nagningning na rin ngayong gabi ang Rizal Park, Post Office at ang mga pangunahing kalsada dito sa Maynila. Sinalubong ng banda at choir ang pagpapailaw ng higanteng Christmas tree na ito sa Kartilya ng Katipunan sa Maynila. May gold at silver Christmas balls at pinalibutan ito ng libon-libong Christmas lights. Tampok din dito sa Kartilya ang life-size Belen at mga parol na gawa ng iba-ibang barangay. Kaya naman, feel na ng mga Manilenyo ang Pasko. Sobrang saya po talaga sa pakiramdam, lalo po ngayon dito sa Maynila. May makita po kayo mga Christmas tree, which is ang ganda po sa pakiramdam ay nakaka-enlighten po ng piling. Dati kasi pandemic, wala masyadong anlungkot ng Pasko dati. Ngayon masyadong makikita natin ang liwanag ng paligid. Kaya sobrang saya po. Isa itong effort ng city government na iparamdam sa mga mamamayang Manilenyo na sa kabila ng pandemya na nararamdaman ay tuloy pa rin ang buhay, lalong-lalo na ang pagdiriwang ng Pasko. Sabay-sabay ding nagningning ang iba pang sikat na landmark sa lungsod. Tulad ng Rizal Park kung saan tampok ang isang Pinoy na Pinoy na Christmas tree at mga mahukulay na anghel. Napuno rin ng ilaw ang buong parke at inabangan ang sikat na dancing fountain.
Sobrang special kasi mas dumami yung mga ilaw, yung mga decorations. Siyempre, medyo mas maluwag na yung mga restrictions at talagang all out kami this year. Nagliwanag din ang National Museum of Fine Arts Building, Manila Central Post Office, Tutuban Center, Bulwagang Rodriguez at mga parol sa kahabaan ng Taft Avenue, Roas Boulevard, Quezon Boulevard, P. Burgos Drive at Lawton Avenue. Ate B, hanggang ngayon ay may mangilan-ngilan pa rin no, na namamasyal dito sa Kartilya ng Katipunan. Karamihan na ko mga estudyante, mga magkakabarkada. Pero sa mga hindi po nakapanood ng sa bayang pag-iilaw ngayong gabi, huwag daw po kayong mag-alala no, dahil gabi-gabi na po ito hanggang Pasko at bagong taon. Ate B. Wow, ang exciting ha. Maganda isa-isahin yung mga sites na yan. Maraming salamat sa iyo, Jeffrey Hernaez. Anong sites yun? Kartilya. Dami sinabi. Post office. Ayan, marami. National Museum. Luneta, siyempre. Luneta. Correct. Ang mga libre pa. Libre, di ba? Very scenic. Public. Sinasabi ko libre. Oo. Pero at least ayun, medyo mas, ano, mas mura. Okay. At yan na ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Ako po si Zen Hernandez. Doon pa kayo nagda-date? Nino. Gusto sabihin ko. Okay. Eto na. Isa si 40 days na lang. Ayan. Pasko na. Ayan. Ako po si Bernadette Zambrano. Nandito kami para sa inyo saan man sa mundo. Anumang hamon, anumang panahon. Dapat kami maglilingkod. Ako po si Henry Umaga Diaz. Maraming salamat po at magandang gabi.